Hey! Welcome back to my channel, mga orbs! Wow! Namiss ko ito, mga orbs! Mag-vlog ng nagmumotor, ng nagda-drive. So, ayan. May napapansin kayo, mga orbs. Ayan, tama ang napapansin nyo. Tsaka nakalagay naman sa title itong vlog natin. Ayan, iba yung dala-dala nating bike for today. So, shoutout sa aking uncle para dito sa ating loaner bike. Honda Rebel 500, mga orbs! Yan, gaya ng laging review natin, ito yung ating first impression and ride review para dito sa Honda Rebel 500. So, yun, ano bang mga abangan natin dito sa review natin? Ayun, hindi naman tayo yung nagre-review ng sobrang detalyado, yung may mga Newton meter of torque, mga ganun-ganong klaseng review, or yung mga kung ano-anong mga sobrang detalyadong kailangan malaman sa motor, kasi pwede naman natin i-google yun. So ako, ibabahagi ko sa mga viewers natin, mga orbs, is always kung ano ba yung mga kailangan lang nila malaman, ano yung expectations nila, ano yung, lalo na dun sa mga gustong pumasok sa entry level big bike, yung mga may gusto nitong Honda Rebel, yun yung mga gusto lang nila malaman, yun yung mga sasabihin natin dito. So quick, ano lang to, quick vlog, mga important lang for me as a rider, ano yung mga gusto natin at saka yung mga ayaw natin, yun, kumbaga pros and cons before you buy the bike. And yung finally, yung pinaka-suggestion natin sa dulo, kung ipupush ba natin yung mga orbs natin na to go with this Honda Rebel 500. So, bago natin simulan yung vlog natin regarding dyan, ipasok muna natin yung intro. Peace! Whoop! Alright! Ayan. Simula tayo dito sa ano bang sisimula natin, gusto nyo, ayan, yan naman yung nasa harapan natin, yung ito yung bago dito sa Honda Rebel 500 eh. Kasi before, analog yung panel nito. Unang na bago dito sa latest model ng Honda Rebel 500 is the digital panel. Ayan, kung mapapansin nyo, digital na siya. Pero may komento tayo dyan, mga orbs. Ayan, bibigay ko na rin kaagad yung comment natin doon sa digital panel. Marami siyang detalye na naibibigay, pero minsan pag sobrang tirik yung araw, parang nalalabuan ako dun sa ano eh, dun sa gauge, hindi ko makita kung ano yung nakasulat. So yun yung problema dito sa napapansin ko. Ewan ko, may time naman na yan, like ngayon, nakikita naman natin. So depende siguro dun sa angle nung araw, kasi nung isang beses nung kinuha natin tong bike, tinitingnan ko yung ano, or pag hindi ganun kalitaas yung araw, parang pag-alanganing oras siguro, kasi hapon ko yun nakakuha eh. Hindi ko makita, hindi ko mabasa yung nandun sa panel gauge. So yun yung problem natin, pero good thing kasi sumasabay na sa technology. Kahit classic looking, actually pwede natin i-compare sa Sportster ni Harley Davidson yung itsura nitong Honda Rebel 500, kasi yun, naka peanut tank na din siya. Anong meron dun sa digital panel? Meron siyang gear indicator, which is a good thing, lalo na dun sa mga nag-start pa lang mag-motorcycles. Meron siyang digital clock, nandiyan din yung speedometer natin, and then yung odometer natin. Meron din siyang fuel gauge, so hindi ka mangangapa. Yun yung kagandahan pag digital yung panel mo. Kompletong details nandyan na halos lahat, makikita nyo na sa screen nyo, including pati yung mga anak ko po, ba't kayo tumataw, nakago kami. Ayan, including yung ibang mga parts, yung mga signals natin, ayan, ilaw dito, left and right, pag naka neutral ka, naka ilaw din, pag mainit na mainit yung engine mo, iilaw din yan dyan. So ayan, very informative naman yung digital panel ni Honda Rebel. So plus points yun. Yun nga lang, yung comment natin dyan is minsan, ayan, may mga time na depende sa angulo ng araw, hindi mo mababasa. Pero yun, yun lang naman yun. Very small lang naman na problem for me, which is okay lang din naman, kasi pwede mo naman titigan eh, or ano eh.
Or hindi naman most of the time, pag nag-drive tayo, tingin tayo ng tingin dyan sa digital panel. So, yun lang yung comment natin dun. Next one natin, mga orbs. Honda Rebel 500 is equipped with ABS. So, meron na siyang anti-lock braking system para sa mga brakes niya. So, safe na safe. Kailangan lang talagang huwag tayong mga mote para mas lalo tayong safe. Third one, meron na siyang hazard. Eto, pag kindik natin to, ayan, mag-hazard yung motor natin. So, ayan, kita nyo naman. Hazard. Non-hazard. So, meron siyang hazard buttons na. May relay na yung signal lights niya. May hazard control siya. Unlike yung ibang bike, magpapakabit ka pa ng relay. Papaayos yung pa para magkaroon ka ng hazard. Si Alexi, yung Harley Davidson natin, yun, walang hazard yun eh. Pero I think yung mga higher Harleys, meron silang hazard button. Pero yun, si Street 750 kasi wala. So, ano pa bang meron dito? Sa nakikita nyo dyan sa ating handlebars, complete naman. Meron tayong low beam and high beam. Ayan. And then, sa kabila, meron tayong kill switch. Ito naman, si kill switch natin. Para kung gusto natin patayin yung motor natin. Ayan, yun yung kill switch. Then, busina, which is normal. And then, signal lights natin. Comment ko lang din. I don't know pero ito lang kasi yung nagamit natin na for me baligtad. Hindi ko matandaan kung may nagamit na ako na yung positioning nung busina tsaka nung signals is magkapalit. Pero normally kasi yung busina parang nandito sa nandito sa baba, tapos yung signal nandito sa taas para mas madali mo maabot. Parang nasanay ako na pagbubusina ako ito yung napipindot ko. Parang for me, baligtad yung location nito. Nitong dalawa. I don't know. Hindi ko matandaan. Parang yun yung feeling ko eh. Parang minsan sumisignal ako, busina yung napipindot ko. So, yun yung comment natin para dito sa signal light tsaka dun sa busina natin. Start button natin, ito. Meron tayong start button. So, yun yung para mag-start yung ignition. Binibilisan ko lang ha, pasensya ng mga orbs. Ngayon lang ulit tayo nag-moto vlog. Medyo excited tayong dumaldal ng diretsyo. Kung may, alam ko may napapansin kayong lahat eh. Lalo na yung mga wala pang idea dito sa Honda Rebel 500. Hinahanap nyo siguro yung susian, yung ignition. So si Honda Rebel 500, hindi po siya keyless. Kung napapansin niyo, wala kang makitang susian diyan. Hindi siya keyless. Kailangan pa rin po ng susi, pero dahil classic siya, normally sa mga classic bikes ganito yung setup eh. Before ha, ito yung ignition niya, ayan nasa gilid. Nasa side. Di ko lang kung nakikita niyo ngayon, babangking muna tayo mga orbs. Ayan. Nandun yung ignition niya sa gilid. So, side ignition si Honda Rebel 500. And then sa kabilang side naman, meron ulit susian dyan eh. Yun naman yung pinaka lock para dito sa ating handlebars. Para hindi siya gagalaw. Kung sakaling ipapark nyo na siya, meron dito eh. Papakita ko na lang siguro dun sa walkthrough. Pero ayun, meron pang isang susian dyan para dun sa lock naman nung handlebars natin. Pero yung ignition niya, nandito sa left side, lock sa handlebars, nandito sa right side. So yan yung mga kailangan nyo malaman. Ito, importante. Gaya nung binanggit natin dun sa Vespa vlog natin, yung seat height, number one for me yan, na kailangan natin isama dun sa mga considerations natin. Kung bibili tayo ng bike, kailangan abot natin. Etong Honda Rebel 500, mga orbs, mas mataas pa si Vespa dito, mas mataas pa yung Harley natin dito. Sobrang baba. Kung mapapansin nyo, yung style niya talaga, mala sportster na classic yung low. So, kung nakita nyo na sa pictures or sa personal si Honda Rebel 500, abot na abot nyo. Eto, kasi yung seat height nito is, I think, 690mm lang. So, abot na abot. Si Vespa kasi pumapalo ng 800 yun eh. Kaya sobrang taas talaga eh. Naka tip 2 talaga dun sa Vespa. Lalo na kung Asian sizing tayo. Medyo challenge yung pag-abot dun sa motorcycle. Pero dito kay Honda Rebel 500, ayan, flat-footed ka dito. Sure na sure.
kahit siguro mga ano 5'2", 5'3", 5'4, ngayon abot na abot nyo to, flat footed kayo dito kasi mababa talaga yung upuan niya, yung style niya parang pa-incline eh. Naka mid shift yung controls. I don't know if pwede to yung upgrade na yung ginagawa ng iba na naka forward yung controls, yung naka ganun sila, pero yung mga unang nakita ko kasi na Rebel parang naka forward controls, eto naka mid yung controls, which is very relaxing kasi upright yung position mo pag nagda-drive ka, relax yung arms mo. So cruising talaga. This is the right bike for cruising. Ayan, kikita nyo naman sa takbuhan natin, sobrang relax lang. And eto, dinaan talaga natin to doon sa hindi tayo dumaan ngayon doon sa Skyway. Dinaan natin to sa mga sulok-sulok para makita nyo rin. Kasi ito yung susunod ko sasabihin. Pwede siyang gamitin na commuter bike kasi ayan, very light and nimble. Mga orbs, pwede nyong isingit-singit. At the same time, unlike yung other cruiser bikes or big bikes, yung engine heat hindi mo ramdam. Halos ano, halos wala. Although meron ka mararamdaman minsan. Minsan lang na init, pero yung engine heat niya very tolerable. Ayan, wala tayo halos nararamdaman, especially kung tuloy-tuloy naman yung gulong ng motor mo. Wala kang halos mararamdaman. So very good as a commuter bike. Then pogi pa yung bike mo, 'di ba? So yung mga nagbabalak talaga, kasi marami tayong kakilala diyan na gustong kumuha ng Honda Rebel. And shout out sa pare ko si RV Rojas. Ayan, gusto niyan kumuha ng Honda Rebel. Si yung safety namin before, ayan si Richard. Safety Richard 9. Ayan, shout out. Mamaya babanggitin ko kung anong masasabi natin kung ipapapush ko na kumuha kayo nitong Honda Rebel. So after nung mga driving na kailangan natin malaman, yung mga ginagamit ng mga drivers, yung mga gustong malaman ng mga riders, i-next natin yung ating, naku po, mahirap. Ay, huwag mong pihitin. Sandali lang, relax ka lang. Opo, wala yata ang pera. Ba't parang galit ka pa? Galit pa siya mga orbs. Pinagigyan ko siya ng barya. Wala akong pera dito, nandun pa sa wallet natin. So mahirapan pa tayo, baka biglang mag-go. So nagalit siya, binigyan ko siyang 6 pesos. May presyo na pala ang limos ngayon. Galit yung bata. So ayun, nawala tuloy tayo dito sa review natin mga orbs. Ayan, nabanggit ko na yung mga kailangan natin malaman dun sa control, sa braking system, sa digital panel natin, yung mga switches natin dito sa ating bike, yung controls natin. Ayan, 1 down 5 up yung shifting natin, manual clutch. Yun, punta na tayo dun sa inaabangan ng lahat, yung power ng bike. Kasi di ba Honda Rebel 500, expressway legal. Pwede tayo sa expressway mga orbs kasi meron siyang sa papel. Although sa pangalan it's Honda Rebel 500, so iniisip nung iba is 500cc. Pero sa papel mga orbs it's 471cc yung power ng engine nito. Which is good enough for an entry level big bike. Ayan, papakita ko sa inyo ah. Kung gusto niya na power, bibigay niya yung power, meron siya. And ang bilis niya makuha yung speed na gusto niyo. So meron siyang power kasi nga 471cc yung makina niya. Although kung i-compare natin, syempre unfair naman na i-compare natin yung 500cc dun sa mga 750-650cc na bike. Although yung power at power meron, pero gaya nga ng sinasabi ko, sa mga classic, sa mga cruiser bike, you don't need power mga orbs. Kaya ka nga bumili ng cruiser bike eh, for cruising, for enjoying the views, enjoying the Sunday, the weekend rides, enjoying it with your friends. Kumbaga, takbong pogi kayo kasi sobrang pogi ng mga cruiser bikes. Ayan, yung love natin for classic bikes, nandun talaga. Kung gusto nyo ng speed, yun, pag ito yung panoorin nyo na review, panoorin nyo review mga sports bike. So, yun yung masasabi natin mga orbs. May power siya kung gugustuhin mo. Pero
yun, sobrang solid. Sobrang solid nitong bike na to. Yun. Uy, may manok. Uy. Kuya, kuya, tabi, 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 go na. Oop. Medyo nawala tayo doon. So, yun, Morbs, may power siya. And speaking of power, power. Yung power niya, enough na for riding, for expressway, and for kung nagmamadali kayo, yun, pwede yung bigyan. Pero, pang cruising talaga siya, 18 seconds, abot naman tayo. Pinaka nagustuhan ko din sa bike na to, hindi siya torquey, hindi siya jerky, sobrang bait niya. Sobrang bait niya i-drive. Kasi nga, ayun, pang-cruising, saktong-sakto lang yung power na kailangan. Hindi mo kailangan ng todo-todong bilis. Hindi mo kailangan ng kung ano-ano pa. So, ayun, mga orbs. And siguro tutuloy ko na lang to dun sa walk around natin. So, ayun, mga orbs. Ayun yung Honda Rebel 500. Sobrang pogi. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung lock nung ating handlebar. And then, ito naman yung side ignition natin para dun sa ating pag-start ng motorsiklo. So, meron siyang pillion seat for back ride. Then, yung upuan na rin ng rider, which is sobrang lambot. Then, ito yung kill switch, mga orbs. Pag pinindot to, mamatay na yung motor. Ayan na. And yun nga, liquid cooled, may radiator siya. So yun yung good thing na hindi talaga nakaka-apekto para dun sa engine heat nung bike natin. So yung ibang suggestions sa yan na tutuloy ko dun sa pinaka ano natin, walk around, gagawin ko ng walk around, sasama natin dito sa vlog. Pasok muna tayo dito sa ating opisina. Wow, ginabi na yung ride review natin, mga orbs. So kanina kasi inabot tayo papunta dun sa site. So ayan, pauwi na tayo para hindi tayo abutan ng mga checkpoint. Sobrang hassle kasi ng mga checkpoint pag inabutan ka ng 8 o'clock. So ayan, pauwi na tayo, mga orbs. Tuloy natin yung sinasabi ko kanina. So nandun naman na tayo sa end ng review natin. Pero ayan, tinuloy ko na lang ngayong gabi itong ating ride review para makita nyo rin yung, kasi di ba kanina binanggit ko yung digital panel natin medyo hindi siya clear pag umaga, pero ayan, oh, kitang-kita nyo naman sa gabi. Ayan, tsaka para makita nyo na rin yung buga ng ilaw ng LED lights natin. Ayan, maliwanag naman siya, puting-puti. And ayan, oh, yung signal light natin, nakailaw lang yan eh. Yung dalawa na yan, LED din yan, sobrang lakas. So, ayan, dagdag pogi points din dun sa bike natin. Ayan, para makita nyo rin na, ayan, may kinalaman din yan dun sa mga sasabihin ko, suggestions. Para dun sa mga nagbabalak, kumuha nitong Honda Rebel 500. So, ito yung pinaka-latest model nitong Honda Rebel. And, ayan, oh. Makita nyo kung gusto nyo ng power, ayan, oh. Meron siyang power talaga, bibigay niya sa inyo yan kung bibigyan nyo talaga yung motor. Ay, ang daming tumatakbo, nakatayo ng kamote. Abulin ko sana yung green light na pa minor tayo, dami biglang tumakbo. Hindi tayo umabot, ayan. Pigil muna tayo sa stoplight. So, ayun, mga orbs. Ayan, oh, ganyan kalinaw. Pag naka-neutral ka, lalabas yung letter N. And, ayan, oh. Sobrang solid. So, punta na tayo dun sa suggestions ko. Nabanggit ko naman mostly ng mga pros and cons based dun sa pagdadrive natin ito. Actually, gamit na natin to since nung weekend. Pero, nito lang natin siya talaga nailabas. Kasi nga, ayan, yung ride review natin, yung papasok lang dito sa Makapagal. Kasi hindi naman tayo makapag-ride pa. So, siguro gagawan ko siya ng separate another video pag nagamit natin siya during ride. So, tatry natin. Kasi
sa Saturday, holiday. So tatry ko kung makakapag-ride ng Saturday kahit malapit lang para makita din natin and makapagkwentuhan pa tayo ng konti tungkol dito sa Honda Rebel 500. So yun mga orbs, punta na tayo dun sa pinaka-final suggestion ko regarding dun sa mga nagbabalak kumuha nitong Honda Rebel para mabanggit ko rin sa inyo kung ano ba talaga yung opinion ko tungkol dito sa bike na to. Kasi yun, nakagamit naman tayo ng iba pang bikes, pati ng iba pang cruiser bikes. I highly suggest, lalo na dun sa mga nagbabalak at hindi pa nakakasubok ng big bike or gusto nila ng entry level big bike, I highly suggest na magsimula kayo dito sa Honda Rebel 500. One reason is, hindi siya jerky, hindi siya torquey, yung mga ganun, mabait siya. Hindi ka gugulatin. Yung iba kasi parang matotrauma ka agad pag sinubukan mo yung bike kasi sobrang lakas ng power. Pagka primera mo pa lang, pag andar mo, malalaglag ka na sa motor mo. Yun yung feeling. Pag kumuha agad kayo ng big bike, tapos above 500, mga 650, 750, 1000cc, yung mga liter bike. Pag kumuha agad kayo ng ganun, gugulat kayo dun, lalong-lalo na kung hindi pa naman talaga kayo nagmumotor. Or ang nasanay kayo na ang gamit nyo is underbones o scooters, magugulat talaga kayo sa power ng big bike. So sa mga nagbabalak na gustong sumubok ng big bike para sa first big bike nila, isa itong Honda Rebel para na may sasuggest ko sa inyo na itry nyo kasi sobrang bait niya, para ka lang nagdadrive din ng scooter pag tumatakbo ka na. Medyo mabigat lang siya ng konti kasi syempre, di ba yung mga underbones, magagaang lang naman. May weight requirement kasi para pumasa rin yung bike dun sa expressways. Kailangan talaga mabigat, kaya ang allowed doon is 400cc pataas kasi nga mabibigat na motor na yun para makompensate din yung power ng motor. So yun, I suggest kung gusto nyo talaga, eto, i-consider nyo talaga to si Honda Rebel 500 kasi ayan, sobrang swabe niya pa andarin. Ang dali-dali niya i-maneuver, singit-singit, walang kahirap-hirap, mag-e-enjoy kayong dalin, parang walang gano'ng pinagbago kung galing kayo dun sa smaller displacements na bike. Maganda pa rin siya patakbuhin. And ayun, kung tito ka or tatay, mga ganun, mga palolo ka na, ayun, maganda rin tong bike kasi relax talaga. Upright yung position, mid-level yung controls, sobrang dali magpalit ng gears from 1st gear to 6th gear, sobrang dali, malambot yung clutch, isang pindot mo lang makakapag-shift ka na ng gear. All in all, sulit para sa presyo niya. Ang presyo kasi nitong Honda Rebel 500 385,000 yung SRP niya. Sobrang sulit para sa presyo and yung takbo niya, hindi ka mapapahiya. Ang ganda ng takbo ng makina. So far, never ako naka-experience ng any vibration. Low revs, high revs, walang vibration so far. Ang ganda ng handling. Ayan, kahit magbitaw ka ng isang kamay, kahit magbitaw ka ng dalawang kamay, diretso pa rin yung andar niya. Very, very basic pa lang, gaya nung palaging mga review natin dito sa mga bikes na sinasakyan natin dito sa channel natin. Kung ano yung mga kailangan malaman lang ng mga gustong bumili, tsaka yung nagbabalak magpalit ng motorcycle or mag-upgrade or bumaba ng displacement para sa bike nila, sobrang sulit na to para sa presyo niya. At isa pa, syempre you can never go wrong with a Japan bike and yung brand niya Honda, di ba? So yun mga orbs, sa mga nagbabalak kumuha ng Honda Rebel 500, kung kaya nyo naman kumuha, meron naman din tong mga hulugan para dun sa mga stores, meron to sa Honda, meron to sa Wiltech or kung sino man store na nagke-carry ng Honda na brand. Yun mga orbs, I suggest ituloy nyo yung pangarap nyo and yung ibang mga nag-iipon, yan, mag-ipon pa kayo kasi eto, sobrang sulit, pwedeng commuter bike, pwedeng weekend bike, kung saan nyo gusto gamitin, pwedeng-pwede, yan, sobrang relax i-drive. Ayan, naka-low beam tayo. Pag hina-beam natin, ayan, kita nyo naman, yung ilaw, ayun, sapul ka agad yung nasa harapan natin, ang layo ng range niya. Clean lang natin yung continuation ng vlog natin nung morning. Pinakita ko lang sa inyo kung anong itsura nung digital natin sa gabi and then kung gaano kalakas yung headlight niya.
sobrang sulit ng headlight kasi LED na eh. Puti yung headlight, pasok siya sa gusto natin. Ayan, kikita naman natin dyan. Kasi normally, madilim talaga dito sa area na to ng EDSA kasi nalalayo ng mga lamppost. May parts lang natapatan yung lamppost, yun yung maliwanag. Pero yung mga part na nasa right side lang yung lamppost, ayun, medyo madilim. Then, hindi ko pa pala nabanggit mga orbs. Ayan, total, lubak-lubak naman dito sa EDSA. Napakaganda nung suspensions nito ng Honda Rebel 500. Naka-telescopic fork siya dun sa harapan, and then yung likod naman naka-dual siya na shocks na sobrang sulit. Yung brakes natin, yun, nabanggit ko kanina, naka-ABS siya. Meron tong single disc brake sa harap, and then meron din ulit single disc brake dun sa likod with Nissin calipers. Kaya ayan, safe na safe kayo pag brake gamit tong Honda Rebel 500. So yun lang mga orbs, nag-enjoy tayo dito sa pagsakay natin itong ating bike. And shout out dun sa mga gustong-gusto na magkaroon nitong Honda Rebel 500. Pasok na pasok to dun sa requirement, safety, yung sobrang dali i-drive. Hindi kayo mahihirapang mag-adjust. Kahit nga babae siguro gumamit nito, kayang-kaya eh. Kung bitin ka sa height, pasok na pasok, 690mm lang yung seat niya, yung layo niya sa ground, so flat-footed ka dito. So kung yung mga nag-worry para kung hindi nila abot yung bike, eto yung bike na nararapat sa inyo. The looks, 10 out of 10 mga orbs, sobrang ganda nung itsura nito, lalo na pag nakasakay ka na. Talagang machong-macho siya tingnan. And ang ganda nung tindig. Pati pag naupo ka kasi mid-level yung controls eh. Ang ganda nung tindig niya talaga. So hindi ka maninibago and everything. Mag-e-enjoy ka talaga dito sa bike na to. And yun. Sana marami kayong napulot dun sa mga pinagsasabi ko. Very basic review as always. No need to go to all the details kasi kung gusto nyo malaman kung ilan yung torque niya sa ilang revs or kung ano-ano pa na gusto nyo malaman, yung mga mahihilig sa details talaga, yung power, kung ilang newton meter of torque siya, yun, pwede naman siya i-google. So dun lang tayo sa mga kailangan malaman ng mga gustong bumili, gusto nyo i-consider lahat ng mga pinagsasabi ko. Ayan, para may basis na rin kayo kung itutuloy nyo ba yung pagbili nitong Honda Rebel. Sa channel naman natin, very honest naman tayo dito mag-review. Sinasabi naman natin kung pangit or ano. Pero, ayun. Pero sa mga matatagal na nagmumotor at mahilig sa power, kung power yung hinahanap nyo, wag kayong kumuha nitong Honda Rebel. Kasi cruiser bike siya eh. So, ginawa talaga siya for cruising. Kumbaga, relax, driving. Kumbaga, i-enjoy lang yung ride. Yun talaga yung pinaka-purpose ng mga cruiser bikes. Hindi naman siya ginawa for racing or kung gusto mong pumaspas ng pumaspas. If you really want speed, then go for sports bikes. Yun, bibigyan ka ng speeds nun kasi naka-design siya para dun sa speed. And isa pang reason bakit yung mga cruiser bike is hindi siya pang speed. Kasi pag once na binilisan mo, sa lumulat yung hangin, bugbog na bugbog yung buong katawan mo, ramdam na ramdam mo ang sakit niya sa katawan after ng isang long ride. Yun, ganun yung magiging effect niya. Pero kung sports bike yung motor mo, yun, naka-design talaga yung mga flarings nun for aerodynamics, meron siyang windshield para yung hangin tumatagos lang sa'yo, makukuha mo yung speed na gusto mo. Pero pag cruiser bike, ayan, kitang-kita nyo naman, open na open lahat ng hangin nakasalubong mo. Ayan, diretso sa katawan mo. Kaya, yun yung mga reason nun. So, yun yung differences ng classic bikes and sports bike. Sa mga speed enthusiasts dyan na nagsasabi na, huwag yan, mabagal yan or everything. Huwag nyo na lang silang pansinin kasi cruiser bike nga yung motor, di ba? Yun lang yung opinion natin dyan mga orbs. Mag-drive muna tayo pa uwi. Hindi rin ako magpapatay ng camera para baka sakali may bigla pa ako masabi. Maisingit ko pa dito sa vlog natin. Pinitin ko ma-upload kagad ito mga orbs and pwede nyo i-check yung mga bikes na na-review na natin doon sa channel natin. Pwede nyo balikan dun sa mga videos natin.
review tayo dyan ng BMW, ng Vespa, may NMAX, may CRF, and ayun, marami pang iba. Ang daming laman yung channel natin, gulo-gulo na yung channel natin. Basta, yun lang mga orbs, dal-dal ko na naman. Ayan, shoutout dun sa mga kaibigan natin sa NBA Box Break, Bods Box Break, Daniel Mangahas, BRB Box Break, kay Boss Wax, Pexman, kay Orbs, Martin Sultan ng Pump Up Box Break. Ayan, thank you very much sa kaboom na Jamoran. Ayan, yung first time natin makahit ng banger. Ayan, pag gusto nyo mag-box break, ayan, comment lang kayo. Minsan nagba-box break ako dun sa Facebook page natin. So check nyo yan. Meron din tayong Facebook page mga Orbs. And yun, last na shoutout mga Orbs. Abangan nyo yung ano, marami kaming collaborations na gagawin with my kuya, Kuya Eric Fructuoso. So ayan, shoutout FJ Moto, yung manager namin. And ayun, kasama siya sa susunod na mga podcast natin. And meron pa tayong mga collaborations with other moto vloggers. So abangan nyo yan. So nakausap na natin si ano, si Idol Moto. And then baka makapag-collab din tayo sa Quadra. So shoutout sa inyo Quadra, sa Idol Moto. And ayun, meron pang ibang mga moto vloggers. And then si Papang, si Papa Jackson, yan. Mag-ride din kami niya ni Papa Jackson soon. So in lang mga Orbs, lagi niyong tatandaan, ride safe, always wear your mask, huwag mawawala ng pag-asa, at mas huwag mawawala ng panlasa. Peace! Uy, sana all may back ride. Goodbye mga Orbs! Yeah!